dahil oportunidad na po ninyo ngayon na tumindig kayo para sa pamilya. Yan ang tindigan ninyo. Kaya hindi mo nang kayo pinapapasok. Tinatayuan po ninyo ang inyong mga sarili. Ito yun. Ito yun. Ngayon, ready na ako. Pasok ko na sa iyo. Pero ready na ako. Ngayon, ready na ako. Yakapin na kita. Pag-abayin na kita. At ako, ang patron ng pamilya. Ang babae, dahan-dahan. Bakit dahan-dahan pinapapasok ang sinsing? Eh, ito ay reminder po sa inyo na dahan-dahan po kayo sa inyong pananalita. Dahan-dahan kayo sa inyong pananalita. Dahil kung minsan, masinggan kayo. Masinggan kayo talaga. Alam nang low na nun na si Mister. Very low na ang kanyang self-esteem. Amen! Paano mo nag-relieve yung boost ng confidence yung Mister? Diba? If panalig kayong ganyan, nakatatak kayo. Down na yung Mister, paano siya makabago? Mas lalo mo siyang dinadown. Kaya sabi ko kanya, dahan-dahan niyo ang pananalita. Kaya dahan-dahan mapapapasok niyo ang inyong mga sinasabi. Para sa ganun, manatili ito sa puso ninyo. At ang pagdahan-dahan nito ay isang palatandaan na kayo bilang mga asawa ay kailangan ninyo bilang isang ina, bilang isang asawang babae, kailangan niyong agapayin si Mister. Ano po ano? Agapayin. Kaya, pag-agapayin ninyo, hindi mo kaya agapay na mabilisan, di ba? Ganda ka agapay. Kung mga, ang agapay kasi guidance. Yan to kayo. Kayo kasi kayo ang ilaw ng tahanan, hindi si Mister. Si Mister ang haligi ng tahanan. Kayo ang ilaw. Kayo ang mamumuna. Kasi hindi makikita ni Mister ang daan kapag nasa huli ka. Kaya nagagalit kayo na wala si Mister, saan ka ba napunta? To the moon, putri, tumbo. Ganoon. Yun ang aming inyo. Dapat nauna kayo. Dahil maging ilaw kayo sa tahanan ninyo. Si Mister, dito, ang pundasyon nila. Dapat kayo pa, kayong dalawa, ang siya magagabay ng pamilya. Dahil kayo mga Mister, huwag kayong, defer yourself. That is why, kanina pa lang,